Hello guys! Welcome back to our channel. Sa mga nag-subscribe na po, maraming salamat. At kung hindi pa, huwag po natin kalimutan i-click ang like, share, and subscribe button para lagi po tayong updated sa ating mga latest uploads. Para sa araw na ito, mag-unbox tayo ng isang item from Lazada. Ang item na ito ay isang gamit pang bata. In-order ko ang item na ito noong August 4 at nareceive ko ito noong August 6. Bali, dalawang item ang in-order ko ng magkasunod dahil nakita ko mabait si seller at okay naman din ang item. Bago niya ito ipadala sa akin, isinend niya muna ang pictures. Kaya, dalawang in-order ko. Natuwa kasi ako kay seller dahil napaka-responsive niya. At ang item na pinadala niya, well-packed. Dahil usual problem ng mga moms sa gabi ang pagtitimpla ng gatas, nag-order ako ng quick milk mixing bottles. Ang item na in-order ko ay without warmer at nagkakahalaga ito ng 900 pesos with a shipping fee of 58.50. Bale, ang isang order nito ay pumatak ng 958.50 pesos. Ang store na binilan ko from Lazada ay babygm.ph. Meron tayong tatlong klase ng item na pwedeng pagpilian sa store na to. Yun ay yung with warmer, without warmer, and warmer only. Yun sa akin, without warmer, 900 pesos siya ang isa. Pero ngayon, bumaba na siya, 855 pesos na lang siya. At kung with warmer naman tayo, siya ay nagkakahalaga ng 1,330 pesos. At kung warmer lang naman ang bibilin natin, nagkakahalaga naman ito ng 500 pesos. Sa pagpili ng feeding bottle, mas prepared ng mga moms na ang nipples ng kanilang mga feeding bottle ay kasing soft ng breast nila para syempre mas komportable ang baby nila. Ganun din, the best kung anti-colic ito. At BPA free. So start na natin guys, tingnan ang items. Samahan niyo ako. Para sa weight ng feeding bottle guys, medyo bibigat lang siya ng konti. At tapos, plastic din siya. Buksan na natin siya guys. Maganda yung plastic cup niya guys, hindi siya kagaya ng mga plastic cups ng ibang feeding bottle. At yung nipple niya, malambot, soft siya. Ayan, feeling ko magugustuhan to ni baby. Try natin siyang buksan. Meron siyang bilog. Yung bilog na to, sa tingin ko, ito yung pag-prevent ng leakage ng powdered milk papunta dun sa chupon. Kasi magkahiwalay kasi yung water and powder. Tapos yung chupon niya guys, may kakapalan siya pero malambot siya. Maganda siya. Gusto ko siya. Ayan.
subukan na natin siyang ibalik, guys. Okay, dahil first time ko lang mag-order ng mixing bottles, hindi ko alam kung paano ikabit itong makapal na chupon na to papunta dito sa lalagyanan niya. Check na lang natin tong isa. Ayan guys, hilain lang natin at siguraduhin natin na naka-fit siya ng mabuti. Ayan, so nakabit na rin natin siya sa wakas. Ang size ng mixing bottle na to ay 240 ml. At sa tingin ko guys, ito yung lalagyanan ng powder niya. So dito natin ilalagay yung powder mamaya. So for example guys, nalagay na natin yung powder, i-twist lang natin itong taas niya para bumukas yung ilalim. Ayan. So dyan na magdi-dispense yung powder papunta sa water para mag-mix na ito. So guys, napaka-helpful talaga ng mga mixing feeding bottles kagaya nito. Kasi pag natutulog ka paggabi at umiyak si baby, syempre nakakailangan na tayo kagad magtimpla ng gatas. Using this product, mas mabilis na kasi ito-twist lang natin siya and then i-shake. Pwede na natin padudoin si baby. And for traveling purposes din, napre-prevent natin na matapon yung ibang contents ng milk dun sa sasakyan. So guys, napaka-worth it talaga siya. Ngayon naman guys, bukan natin ang aktwal na pagtitimpla ng gatas. Maglalagay tayo ng tubig at powder milk. Tingnan natin itong isang part ng mixing bottle. Ganito siya guys, iti-twist lang, then dito lalabas yung madidispense na powdered milk. Sundan lang po natin ang procedures para sa pagsasaayos ng mixing feeding bottle, sa paglalagay ng mga contents na to at kung paano ito gamitin. Isang munting paalala guys, ang pagtimpla ng gatas ni baby ay may tamang sukat. Ang paggamit ko ng tubig dito at powdered milk ay example lamang po. Siguraduhin din po natin na nalinisan ng mabuti ang mga feeding bottle at na-sterilize ito ng mabuti bago natin ito ibigay kay baby. Oh,
pagsusubukan natin siyang i-shake, guys, hindi kaagad maghahalo ang powdered milk sa tubig. Completely sealed ito unless na lang i-twist natin siya. So kapag nagtitravel tayo, mas okay siya kasi alam natin na hindi kaagad matitimpla yung gatas ni baby. Matitimpla lang siya on time na gustuhin nating padodoin si baby or kung nakakadodo na si baby. Eto na guys ang final stage. I-twist na natin siya. Lalabas na yung gatas. Eto na siya sa baba. At i-shake na natin siya ng mabuti para mag-mix na sila. Maraming salamat sa panonood, guys. Magkita-kita tayo muli sa ating next vlog. At sana nakatulong lalo na sa mga mommies ang aking vlog na ito sa pag-introduce ng mixing feeding bottles. Maraming salamat. See you guys next time.